Hey, what's up guys? Welcome to Viewers. In here you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks and tips in line with electronics, gaming and other cool related ideas. Today I'm gonna showing you this item. It's like a normal pad, but this is an polymer exposure pad na ginagamit for stamp pad or making customized stamps. So, ang mangyayari nito guys, to make a customized stamp, we need an image like this. But for this guys, dapat kung ano yung gusto nyong i-stamp, like this, halimbawa, ganito yung output nyo. Pag print nyo, dapat baliktad. Yung black, dapat white yan siya or wala. And then yung background niya, yun yung black. Like this, kung i-stamp mo to, ang mangyayari nito, yung background ang lalabas like this guys. We have tried to make it perfect like this. Ito siya, ito yung output niya. Then pag stamp, ganito yung labas niya guys. Yan. So to make a stamp like that, ang gagawin natin guys, we need materials like this, an image, tape, gunting, then crystal clear na mirror. And then make sure guys na walang scratches yung mirror na gamit natin. Like this, may scratch dito. So dito na part wala. Ito yung gagamitan ko guys. So I'm gonna cleaning lang. After clean, dapat crystal clear na siya. Okay? So yun lang guys. Then syempre meron na, we have try a lot of this before making this video to make it perfect. So yan, we have tried guys for 2 minutes, 15 minutes, and then ito siya mga about ilang minuto lang ito siya. Then yung 15 at saka 2 minutes is mali kasi may problem akong na-encounter na may protective white dito siya guys. Yung ang likod niya guys, yan ang yung harap. Ang kulay ng harap niyan is di magkapareho like this. Medyo white, medyo light siya, ito dark yung harap. So to make a stamp guys, sukati lang natin kung gaano kalaki. Like that, siguro mga dito lang. Then guguntingin na. Gamit yung gunting, guntingin lang natin. And then yan guys. Then pag ganun, okay? So, diretsuhin natin ng ganyan. Anyway guys, yung pad natin, yung likod nito parang PCB board, yung sa mga electronic na ginagamit. Yan. Parang ano yan? Polymer talaga siya na I think mukhang fiber, made of fiber. Parang fiber pad kasi ito siya. Then, yan guys. Meron na tayo nito. Then, yung image natin, ilalagay natin sa ito. Dito sa salamin. And then, dapat nakabaliktad siya guys. Nakaganito siya. Ito yung harap ng sunlight. So, nakaganyan lang siya guys. Kasi kung ganituhin natin, yan yung output ng print natin. So, iharap natin sa atin. Ito sa ilalim yung mirror, next yung image, then ito siya. Hindi dapat yung dito na yung light side ha, dapat yung darker side ang ilagay natin pag ganun. Before that guys, dapat kukunin natin yung protective cover. Yung protective cover, ito siya parang iniiwasan niya yata yung UV lights na makapasok. Anyway, pero ito siya clear naman. Parang transparent, pero yan lang guys. Yan. Ito yung iharap natin doon sa image natin. Yun yung makikita nyo naman yan. Yan. So, yan guys. Kung feel nyo na okay na, press it. Then, as I try, sorry. Yan. Dumikit talaga siya guys. Yan. Then, titipan natin. Then, i-expose natin yan guys sa sunlight kasi direct sunlight tayo.
i-try natin less than a minute. Okay? Kasi kanina nag-try ako more than ga, pero may protective gear 'yon. Protective film na yung standard niya. So yan. So pupunta naman tayo doon sa labas. Okay, yan yung image natin. So go 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 go. Bilisan natin guys kasi baka may improper expose tayo nito. Then lagay natin dyan. Just a less than a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So yan guys, 20 seconds. Then, punta tayo dito. Yan. Kukunin natin. Ito guys, 20 seconds lang to. Then, kukunin yan. As you can see yan, mayroon na siyang image. Lagyan natin ng tubig. Yan lang guys, kuhaan muna ako ng brush. Yan guys, ang tagal-tagal nun ah. Medyo okay na siya guys, pero not totally malalim yung pagkaka-expo, pagkaka-grade niya. Baka may mali lang tayo, pero the more exposure siguro, or much better pa siguro. And then after nito guys, syempre ito na. Final exposure natin guys, ilagay na naman natin ito sa araw para titigas siya. So, yan. Yan lang. A few moments later. Yes guys, we're back. Ang ginawa ko guys, medyo hindi kasi ako hindi ko like yung output ng last time kasi medyo mababaw lang. Ito may isang technique guys. Ito siya kinuha ko to, ginawa ko to siya all about a minute ang pag-exposure. And then hindi ako gumamit ng ordinary na brush. Yung steel brush yung gamit ko. Ito gamit na gamit na steel brush. And then ayan, binasa, iwa-wash natin tapos gaganituhin guys. Ito na brush kasi hindi masyado matigas. As ay ganito-ganito guys, parang may lumalabas na mga tibugol-tibugol. Yan, as you can see there. Yan, ito yung mga excess niya guys. And then maganda yung output niya guys kasi malalim talaga yung makukuha na rubber, or hindi natin expect na rubber. Ito siya about an mm na yung lalim niya guys. So gaganituhin pa natin kasi ang kapal ng rubber nito guys, ito. Ito yung polymer, ito yung rubber na side about 2 mm and then 1 mm lang yung polymer. Yan, ito umabot talaga siya sa ilalim guys. Ay, napipil ko talaga na umabot. Then, ito yung about 1 minute na exposure. Yan guys. Yan yung maliit na detalye. Warning yung sign. Then, we're gonna checking this guys kung ano yung output niya. Ito yung kanina na talagang sobra yung pag-brush natin. Ito yung medyo matagal-tagal, about 2.5 or 2.5 minutes, minutes na. As you can see, pinabayaan ko lang. Then, ito siya, about 3 minutes guys. Hindi ko pa natanggal yung cover. Yan. Then, yan. Yes guys, we're back. Okay. Sorry guys, hindi kasi nag-record yun kanina. So, uulitin ko na lang guys. Yan. So, ito, nag-stamp out kanina. Mali kasi, hindi nag-record. So, uulitin ko para
ko para sa inyo. So ito guys, ito yung nakita natin sa video na hindi natin ginamita ng steel brush. Ito siya, exposure nito is, and then yan, stamp natin. Then, there. So, ginamitan ko lang yan siya ng holder na tape para ma-okay lang. So, yan yung output niya guys. Medyo mababa ulit na naman natin guys. There. Okay. Yan. So, yan. And then, ito yung about, then ito dito guys, steel brush na yan lahat dito, okay? So, yun. Ito, hindi ko napakita sa inyo kanina pag brush kasi kinuha ng kapatid ko. So, yan. There. Okay. Then, pull. Yan. So, maganda siya, guys. Dapat kasi baliktad, guys, eh. So, yan. Ulitin natin ulit. Pero kung may maganda kayong, ano to, yung handle, hindi yan, ganyan yung output niya. Last. Let's try na yung maganda yung handle. Kaya pinupush ko guys para pantay lahat. There. Oh, see? Okay lang yung output niya. And then, eto siya about, and dito tayo konti. Yan yung output niya. Saan ba? Baliktad ba ito? Hindi ko alam guys kung baliktad o hindi. Anyway, yan. Tapos, ganito siguro. Ganyan. Maganito siguro. Yan. Tapos, ayan. Sensya na. Hindi ko maintindihan yung... Kasi, ginupit ko lang yan doon sa... Ayan. Eh. Mas maganda kung steel brush yung gagamitin. And then, last. Hindi pantay. Push. 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 Dapat may maganda kayong ano to? Yung handle. Yeah. Yan. And then, yan. Yan. See? Medyo maliit yung yan. Yan yung output niya guys. Medyo detalyado talaga guys. There. Yan siya. And then, yan. Warning din. Yan. So, yan yung output niya guys. And then, last. Then, saan ba yan? Yan. Baliktad. Yan. Then yan. So, yan yung mga output niya guys. Sa ating stampad na preview. Yung there. Yan. So, check nyo na lang guys yung reference nyo for ilang anong tagal ng exposure. Then, yan yung output. And then, sa about brushing, yan, ang issue ng brushing is para makuha natin yung mga unwanted na images para mas malalim yung rubber, yung pagkaka-engrave niyang, pagkaka-engrave guys. Para hindi tulad nung, eto, like this, medyo mababaw pa konti. Kasi, na sobra natin push, dapat hindi masyado i-push like this. So, dapat ganyan lang, diba? Actually, okay lang yan kasi yung stampad, ganyan mo talaga yung mga stampad. Kahit nung manual pa yung pagkagawa, medyo madungi. So, that's all for now guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel, Viewers. Ito pala yung mali guys. Mali yung exposure kasi hindi ko tinanggalan ng film, ng white film sa taas. Then, in-expose ko. Ito rin yun. Hindi ko tinanggalan ng film sa taas. Tapos, ang disadvantage, ito yung output. And then, medyo matagal, medyo mahirap tanggalin yung images. Ang ginagawa ko, pinupush ko ng kuko ko. Kaya, ito yung output. Pero, yun nga, pangit.
So, yan lang. Then, dapat proper talaga yung yung process niya para maganda yung output. So, yan lang guys. Thank you for watching again. And, please push the like button below. And, have a nice day. Bye-bye.